Birthday Vlog. At kung bago ka pala sa aking channel, please subscribe and please click the notification bell para updated ka sa mga susunod kong gagawin na video. Ngayon naman, marami ang nagtatanong sa akin about kung paano nakarating ng mabilis ang proseso ng address verification PIN. At ito ang aking tatalakayin ngayong content na to. Kung magustuhan mo man, please like at mag-comment ka kung ano pa yung mga gusto mo at nais mong gawa natin ng YouTube tips. Bibigyan ko kayo ngayon ng kaliwanagan at tips kung paano napadali ang pag-deliver ng aking PIN verification. Sa pag-a-apply para ma-monetize ang ating channel, ating isasaalang-alang ang address. Makikita natin sa address ang line 1. Kapag sinabing line 1, ito ay ang number ng street or name ng street. Kung wala naman kayo sa gitna ng bayan, para magkaroon ng street, kung wala kayong number ng street, pwede yang ilagay mo ang sityo, pwede mong ilagay dyan ang baryo, o kaya mga purok, dyan lang ang line 1. Wag na wag kang maglalagay ng ano paman maliban sa street name, number of street, sityo, urban, or purok. Ang line 2 naman, dyan mo ilalagay ang barangay kung saan ka nakakabilang. At ganun din, ilalagay mo din dyan kung subdivision ba yan. Subdivision plus barangay. O kung ano paman mga countryside, basta may kalakip na barangay. Barangay, barangay 1 hanggang barangay 100, kung ilang barangay ban ang number mo, basta yun lang ang ilalagay mo sa line 2. At dito, lagi sa suburb. Dahil nga ang Pilipinas, kung sa Philippines naka-address ang iyong PIN verification para i-deliver, minsan dyan nahihirapan sa suburb. Lalo na sa mga liblib na lugar. Kaya nga, laging tinatanong muna kung yun ba yung post mail address mo, PO Box mail address. Para kung sakali man na dumating siya, ang PIN verification ay sa post office mo na lang siya makukuha. So ang suburb, napaka-importante na ilalagay mo dyan kung ano ba yung district ng province nyo. Kung saan, kung ano ba yung bayan nyo, kilala ba ang bayan nyo? Tulad na lang ng bayan ko. Ang suburb ng bayan ko, nakilala agad siya bilang the art capital in Quezon Province. Yan ang nilagay ko sa suburb. At ito lang yung pinakang sampol ng mga suburb. Check nyo yan! Kung hindi nyo alam ang suburb, i-check nyo lang kay Manong Google. Si Manong Google ang nakakaalam ng kung ano-ano man ang mga suburb na kung saan madali na tayong matutukoy. Sample na lang nito. At gayon din, kapag meron tayong nakita na city, ilalagay mo lang ay ang pangalan ng lugar nyo. Kung city na yan, halimbawa, Manila City. So, Manila. Kung Quezon City, hindi Quezon. Kung Lucena City, hindi Lucena. Huwag mo nalagyan ng city. Basta Lucena City. Saka, ang provincial, napaka-importante. Huwag mo nang ilalagay yan sa municipal. Tulad na lang ng sa city. Lucena City, Quezon. Kaya nga may probinsya, di dun mo isusulat ang Quezon. At ang zip code, kung hindi mo din alam,
Pwede rin yan. Alam din niya ni Google ang zip code. Search mo lang. Lalong-lalo na sa mga parte sa National Capital Region. Sa Metro Manila, di ba? Sa Valenzuela. Sa mga iba't ibang karatig na bayan na lugar. Sa Sampaloc, Manila. Yan. Iba-iba sila. Kaya kailangan alam mo ang zip code ng lugar nyo. At gayon din, alam mo ang suburb district kung saan nabibilang ang bayan o address na kung saan madideliver ang verification pin para mapabilis ito. Kung ikaw naman ay na-monetize na ang iyong channel at tinatrabaho mo na ay ang revenue, tapusin mo ang video na to at ituturo ko sa iyo kung paano mo itataas ang threshold ng iyong channel. Check this out! So, ayan. Ang gamit ko po ay Google Chrome at sa cellphone. Ang nais ko pong ipaalam sa inyo kung paano po itataas natin ang payment threshold. Ngayon, pupunta po tayo sa ad pay sa manage settings. Then makikita po natin dito yung payment schedule. Yan, i-edit po natin ngayon diyan kung magkano po yung ating gustong bayaran at kung magkano po yung gusto natin pumasok sa ating mga account. Halimbawa, sample po nito ha. Gusto ko na kailangan ko makahit ng 500. Ay, asan yun? Dollars. Dollars, 500. Yan. Then, ang schedule po ng payout ko ay every 6 months. Maglalagay po tayo ng month. Halimbawa, ngayon, June. So, mangyayari niyan ang name. So, number lang siya. 12/15/year. Schedule my payout maximum 1 year. Maximum. So, gawin lang natin 6 months. So, ngayong 2021. Yan ang magiging schedule ng pag-payout ko. Yan. Gusto ko ipunin. So, ayan na siya. Naka-schedule na. Then, reset to default. No. Yan. I-save natin. Save. Okay, save. Para maitaas ang threshold. So, yan na siya, nakasave. Nakasave na ang ating threshold. Kung magkano siya. Yan. Nakano na siya. Ayan, makikita na sa dashboard ko na yan. You've reached 9% of your payment threshold. 500. So, ito siya, 47, 47, 27. So, paano naman natin ilalagay ang add payment method? Yan. Sa add payment method, is pipiliin natin ang add new wire transfer details. Yan. Then, makikita niya dyan yung beneficiary ID. Yun, yung ganyan. Tapos, yung name of bank account, bank name, SWIFT BIC, account number, retype account number. Then, intermediary bank as your bank. Natin ang lahat ng details. Itatanong natin sa bank kung ano yung mga option dun. To receive payouts by wire transfer, contact your bank of exchange rates and fees. Bank account must be located in Philippines and in US dollar currency. Okay, thank you. Dito lang po muna. Hanggang sa susunod. Mahirap kumita ng pera, di ba? Kaya planuhin mong mabuti kung paano mo i-withdraw ang kita mo kay YouTube. At planuhin mo rin kung paano mo kukunin ang pinagtrabahuhan mo sa pag-upload at paggawa mo ng content. At wag na wag kang hihinto na gumawa ng maraming video kung saan nag-e-enjoy ka
gayon din ang mga manunood. Kaya hanggang dito na lang, ito lang ang matitip ko ha. Hanggang sa susunod, mag-comment lang kayo kung ano pang pwede kong gawin para ma-enjoy nyo ang lahat ng aking gagawing video. Marami pong salamat! Bye-bye! Kung pangit man ako sa iyong paningin, edi pumikit ka. Alam nga ako pang mag-adjust. Alright! Yuhu! Out kay Caleb and Aeon Channel, ang ating kababayan from Lukban, Quezon.